yun mga kadab, dumating na din ulit yung ating sa pang Shopee. PX. Yan. I-unwrap din natin. Tsaka unbox. Unwrap. Pa-unbox to. Bubble wrap. Yan. Ansel battery tester o battery analyzer. Yan. Ansel brand siya. Yung laman niya, yung Ansel na ano, tsaka user manual or user guide. Ayan. Balikan lang natin yan. Unahin natin to. Ayan. Maganda kasi heavy duty yung alligator clip. Oh. Tsaka yung wire. Ansel 12 volts battery load tester. QC pass. Meron siyang quality pass. Ang kanyang keyboard ay, or yung button niya is enter, escape, up, arrow, down, arrow. So, yun yung pinakalaman lang niya sa box. Tignan natin yung specs niya. Ito. Ansel. Ito ano. Battery test, yan, nakalagay dito healthy, zero ano sa kanya. Pero ano lang naman yun, for me, demo lang nyo to, purposes. So, ayun, itetest natin to, gamitin natin. Siyempre, bibidyohan natin. Try natin dun sa ating Chinards na battery. So, ito yung Chinards natin na battery. Nilipat muna natin dito yung alligator clip terminal nitong ating charger. Yan, meron din siyang 12.7 volts. Charge muna na din natin to. Tapos test natin to ng ating Ansel battery load tester. Yan. Yung pinaka brand nito is Ansel. Yung product niya is BST100 12 volts battery load tester. Yan. Serial number niya is 0943566. Yung size nito, makikita nyo na din sa Shopee nya. Around 1.5 inch lang to. Or 1 inch. 2, 3, and 5 inch. So, test muna natin to. Ano muna natin tong kanyang alligator clip. Tapos i-plug in natin tong alligator clip na red to positive terminal ng ating battery. Kusin lang natin. Yan. Tapos yung isa naman to negative terminal ng ating battery. Yan, umihilaw na siya. Itong maganda dito kasi kahit hindi mo na i-charge to, magpapower na dito yung battery mismo. Yan, main menu nakalagay dito is battery test. Yan, kita nyo ba? Battery test, tsaka cranking test, charging test, review data, language. Yan. Parang nasit na to sa language. Try natin enter. Yan, naka-English na yan. Okay. Tapos sa taas is kinaganda nito, may language pala. Ibig sabihin, pag mga ibang lahi ka, pwede mo to gamitin. Kung hindi ka nakakabasa ng language ng English. Pero pinaka-common na language, English.
sa all over the world. Magpa-Amerikano o magpa-ano ka man nung lahi. So ayan, sa battery test tayo, i-enter lang natin. Regular flooded, ano yun natin dito kasi lead acid siya. And sa ano siya, AGM. AGM siya. Yan, AGM. Kita ba dyan? Medyo i-slide lang natin. Yan, AGM, tapos enter. CCA, okay na yan. Tapos enter, 500 amp, 2 CCA. See, thanks. Testing na tayo. Yun, healthy. Charge 100%, 13.1 volts. Tapos yung 5cc, healthy niya is 0. Ibig sabihin, yung battery natin is hindi siya healthy. Rated capacity is 500 amp. Charge 100%. Kailangan siya i-charge. Internal are 97.99 mega ohms. So kailangan i-charge tong battery na to. Na-stock kasi to since 2019 pa siya. Kaya kailangan talaga natin tong battery charger na to. Tapos i-try natin i-repair yan. Test natin. So yun yung ano nito. Pero try natin sa ibang ano, escape muna natin. Test reset. Ayan. Battery test. Tapos itry natin sa ibang ano. Panigurado hindi siya gel type. Kasi lead acid to. Dito sa AGM flat plate. Ayan. CCA 500. Test ulit natin. Kasi yung sa mga iba lead acid battery din yon, pero yung iba nag-upgrade sa gel type. Yan, 0% talaga yung kanyang ano. 12.95 volts. So kailangan nating i-repair to. Try nating i-repair siya. Mag-try tayo ng 12 volts na battery na maliit. Kuha lang tayo battery na maliit. Ito, battery na maliit. Sana may charge to. Alligator clip, positive side, tsaka negative side. Ganda ng alligator nyo, may ngipin, no? Pansin nyo yan, yan may ngipin. Sa pangmalakihang battery yan, yan sa mga battery ng sasakyan. I did to. Hindi na power yung ating battery tester. Did siya. Did tong battery na maliit. Hanap pa tayo ng isa. Ito yung mga kailangan ni charge natin dito. Ito, sama na natin to. Kung sino yung alive o buhay pa sa kanila. Nain natin tong isa. Yeah. Ang guluhan natin para kumunik. La, needs din. Needs din siya. Ibig sabihin, mga low voltage nut na itong maliit na to. Dalawa. For dispose. Ayun, may power tong isa. 2090. Yan. I-power yung maliit natin. Ang specs nitong battery is 12 volts, 7.2 amp. So, i-test na natin yan.
sa baba tayo. CCE 500. Test na natin yan. Yun, 88% charging. Zero healthy pa rin. Ibig sabihin, hindi mga healthy itong battery natin. Kasi nga, na-standby na yung mga battery na yan, tsaka galing na din yan sa mga UPS tinis na natin din yan. Mga na-replace na din natin yan, hindi yan mga bago. Cranking, ito naman sa charging, ano to, sa engine test, cranking test engine. Naka-design talaga itong battery tester sa battery. Pag nag-start ka ng sasakyan, matitest dito kung gaano ka tibay pa yung battery mo. Sa kaya yan o, pinapa-start engine. Ito naman, charging test. Since di pa naman siya nag-charge. Ripple test, loaded, testing. Doon natin ito i-clip. Sana, increase RPM, press enter. Yan, loaded. 12.61 charging low. Yan. Low battery, low capacity yung ating battery. I-try natin dito siya sa battery na sa ano natin. Itong battery charger habang nagcha-charge. Low battery daw. Muna. Why no battery? No battery siya. Dito sa malaki ulit. Try natin yung charging test. Kasi yung isa hindi normal. Charging low. Kailangan i-charge din. 12.91 volts. Loaded, unloaded, 12.91. So, yun lang mga kadabs. Shinare ko lang ulit din sa inyo itong ating Ansel BST 112 volts battery load tester. Ito applicable siya sa battery na gel type, tsaka yung lead acid, tsaka yung isa pa doon. Ang ano niya dito ay battery, starter system, charging system, tsaka maximum load capacity. So, yun lang mga kadabs. Hindi ko napapahabain itong video. Again, i-explore ko din ulit to. Magawa tayo ng part 2 na video nito. Kung may katanungan kayo, comment down below and pasensya na kung hindi ko agad nasasagot. So, thank you for watching. Bye-bye.